Inagsarin ng mga deboto ang unang araw ng simbang gabi sa Baguio Cathedral. At dahil sa dami po ng tao, nakalimutan na ang social distancing. Si Glory Balegan, PTV Cordillera, sa sentro ng balita. Punong-puno ang loob at labas ng Our Lady of the Atonement Cathedral o Baguio Cathedral sa unang araw ng Don Mass para sa siyam na araw na simbang gabi bago magpasko. Alas 4 pa lang ng umaga, maraming deboto na ang nagpunta sa simbahan para sa unang misa na pinangunahan mismo ni Most Reverend Bishop Victor Bendico ng Diocese of Baguio. Dahil sa dami ng mga deboto, hindi na nasunod ang social distancing. Gayunpaman ay naka-face mask ang mga nakibahagi sa misa. Sa homily ni Bishop Bendico, sinabi niyang ang pagpapatawad daw ng mga naniniwala kay Jesucristo ang isa sa magandang regalo ngayong Pasko. Let us pray to Him with a sincere heart, with a humble heart, offering Him the best gifts of ourselves. Dagdag ng obispo, mahalaga ang pakikibahagi sa simbang gabi. To strengthen our faith as a nation. Pinapaniwala ang magbibigay ng swerte ang pagkumpleto sa siyam na araw na simbang gabi, kaya't ang karamihan may kanya-kanyang panalangin. More on sa pasalamat na itong taon na to, nandito pa rin at malakas pa rin, na lalo-lalo ni aking asawa na may sakit. Ang lagi kong pinagdadasal, yung gagabayan kami lagi ng Diyos at saka walang magkakasakit, at ang huling-huli kong wish yung matigil na yung gera sa ibang bansa, lalo na sa Russia. Sinadya naman ng pamilya ni Janice Liwanan mula Australia ang simbang gabi upang maramdaman ang Christmas spirit sa Pilipinas. Well, simple lang. It's just for the family to be together always. And safety of our family on this trip. Sa Baguio Cathedral, tuwing alas 7 ng gabi ang evening mass hanggang sa December 23, habang tuwing alas 5 naman ang dawn masses hanggang sa December 24. Pinapayuhan pa rin ang mga deboto na mag-ingat at sumunod sa minimum public health standards laban sa COVID-19. Para naman sa Ligtas Paskuhan 2022, higit 1,200 na pulis sa buong Cordillera ang ipinakalat na magbabantay sa holiday season. Glory Balegan, para sa bayan.